Amber's POV. After that talk, nagdesisyon na silang umuwi ng bahay. Gabriel parks his car. They went out of the car. Hindi ka ba mapipinat sa paglabas natin? Pag-aala lang tanong ni Gabriel. They were standing at the main door. Ngumiti si Amber sabay iling. Okay na ako. You've taken care of me. Thank you. Gabriel smiles and pulls her closer to him. Magkahawa kasi sila ng kamay nang bumaba sila ng sasakyan. Marangin nalikan niya ang noo ni Amber. Pagkatapos ng halik na iyon, tumingin to sa kanya na nakangiti. Can we just try? Try what? Nauutal na sabi ni Amber. Iba kasi ang pumapasok sa isip niya. Green thing. Ngumiti si Gabriel sa kanya. Can we try to be a better couple? Maybe I guess, I believe we can make this work. Kinulong niya ang kanyang mga braso sa bewang ni Amber. Baka masave pa natin ang kasal natin. Hindi maikubli ni Amber ang siyang nararamdaman niya nang sabihin niyo ni Gabriel. Parang siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo nang sabihin niyo ni Gabriel. Morning comes again. Maagang nagising si Amber. Maayos ng pakiramdam niya ngayon at dali yon sa nangyari kagabi. Nakangiti siya habang nakaharap sa salamin at inaayos ang kanyang buhok. She can't help but to smile. Baka masave natin ang kasal natin. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga binitawang salita ni Gabriel. It makes her happy. Agad siyang bumaba at nagtungo sa kusina. Magluluto na sana siya ng almusal nila ni Gabriel, pero nagulat na lang siya na madutan niya ang asawa na nagluluto. Natawa pa siya na makita si Gabriel na nagpiprito ng itlog at takot na takot ito sa tilamsik ng mantika. He really doesn't know how to cook. Lumapit siya rito at hininaan ang apoy sa kalan. Nagulat naman si Gabriel na makita niya si Amber. Nakaramdam tuloy siya ng hiyadal sa kapalpakan niya. Hinaan mo lang ang apoy para hindi masunog yung niluluto mo. Sabi ni Amber na nakatingin sa toasted egg sa frying pan. Pagkatapos binaling niya ang tingin kay Gabriel at gumiti. Good morning? Patanong na sabi ni Amber. Gabriel smiles. Inilapag niya ang hawak na siyanse at niyakap si Amber. Good morning, gutom ka na ba? Malambing na sabi pa nito. Amber's heart beat so fast. Sobra-sobra ng kaligayang nararamdaman niya umaga pa lang. It was a good start the morning. I just nod. Magkayakap pa rin sila ni Gabriel. Ilang segundo rin silang nanatili ng ganoon hanggang sa kumana si Gabriel mula sa pagkakayakap at tinalikan si Amber sa noo. Umupo ka na muna sa dining area. I am the one in charge for today. Pagmamalaki ni Gabriel. Natawa na lang si Amber. Sinunod ang utos ng asawa. Napansin pa rin niya ang gulo sa kusina. She smiles deep inside thinking about her and him living happily. Di rin nagtagal inihanda na ni Gabriel sa lamesa ang pagkain. Hindi mapigilan ni Amber ang hindi mapangiti sa inihanda ni Gabriel. Mukha bang hindi masarap? Nag-aalala lang tanong ni Gabriel as he sits beside her. Umiling-iling si Amber. Natutuwa siyang nakikita na nag-e-effort si Gabriel sa pagluluto. Di nga kasi tumarunong na kahit anong gawaing bahay. He hates everything about it. It looks crap compared to what you cook for me. Malungkot na sabi ni Gabriel. Amber holds his hand na nakapatong sa lamesa. Umangat siya at tumingin sa kanya. Nakangiti si Amber habang nakatingin sa asawa. Huminga si Amber ng malalim at umiling-iling. Mukhang masarap para sa akin. Pagpapasiya niya sa asawa. Ngumiti silang dalawa at nagsimulang kumain ng kanilang almusal. Okay ka lang ba talaga? Papasok ka ba bukas? Nag-aano lang sabi ni Gabriel. Sa palagay niya, kailangan pa ni Amber ng pahinga. Ngunit iginiit niya na kaya niya na maayos siya ngayon. Paano yung bili ng doktor? Si Gabriel ang patuloy nagtutulak sa kanya na huwag munang bumalik sa school. I'm fine, really. Besides, ilang araw ka na nakalive. I know marami ka rin ginagawa, ani Amber. Hinila na Gabriel ang upuan niya palapit kay Amber. Nilagay niya ang dalawang palad niya sa pisngi ng asawa. Alam mo, nakangiti niyang sabi habang kinukurot ang mukha ni Amber. Okay lang sa akin na hindi pumasok kahit isang taon pa. I just wanted you to feel how much I care for you. How much I wanted to be with you. Then he kisses her forehead. Hindi maitago ni Amber ang kilig. She keeps on smiling. Sana, ganito na lang kami habang buhay. We can still have time together right now. Ani Amber. Saan mo gustong pumunta ngayon? Nag-iisip na si Amber ng dapat gawin. Nakangiti siya habang nakatingin sa asawa. I know the right thing to do. Ngumiti siya. Ready?
ani Amber habang binubuksan ang gripo. Nakangiti si Gabriel habang nagkikibit palikat at pagkatapos nagsimula na silang maghugas ng mga plato. Ah! Sigaw ni Amber as Gabriel splashed bubbles at her. Gumanti rin naman si Amber at binasa si Gabriel. They enjoyed washing dishes together. Matapos hugasan ng mga pinggan, naglaba naman sila ni Amber. Tambak na kasi ang labahin nila. Ginawa nilang lahat ng gawain ng may kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na nag-e-enjoy silang gumawa ng parehong bagay na magkasama. Ang huling ginawa nila ay ang pagdidilig sa kanilang hardin. Tig-isa sila ng hosta gamit. Gabrielle looks at her wife happily watering the plants. Nasisikatan ng araw ang malaperlas na balat ni Amber. She has this smooth and fair skin. The wind blows her medium wavy hair. Pinagmamasdan siya ni Gabrielle with that different kind of look. That special look. Gabrielle realizes kung gaano kahirap ang araw-araw na ginagawa ni Amber. Ang pagsilbihan siya sa matagal na panahon. Mahalin siya kahit na nasasaktan. Nang sobra-sobra. Naalimpungatan si Gabrielle sa pag-iisip na mapansing nakatingin si Amber sa ginagawa. Nakangiti ito. Tila naman naramdaman niyang namula ang kanyang pisngi. Gabrielle, are you okay? Pag-aano lang, tanong ni Amber. Umiwas ang tingin si Gabrielle sa asawa. Yeah, okay lang ako. Gabrielle clears his throat. Baka naman naiinitan ka na. Namumura na yung mukha mo, ani Amber. Hindi ah, okay lang ako. Amber grins. Ohs, di ka naman sanay sa mga ganitong gawain eh. I said I'm fine. Matipid na sagot ni Gabrielle. Mahinang natawa si Amber. Ganon, edi magpalamig ka muna. Then itinapat niya ang host sa mukha ni Gabrielle. Basang-basa na si Gabrielle habang si Amber patuloy na tumatawa. Then suddenly, Gabrielle glares at Amber that caused her to stop from laughing. Ganon ha? At gumanti rin si Gabrielle. Water splashed all over the garden. Basang-basa sila pareho habang naghahabulan sa garden. Patuloy sila naghahabulan habang nagbabasaan. Nang mahuli ni Gabrielle si Amber, niyakap niya ito mula sa likod nito. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Amber. Agad siyang umiti at lumingan kay Gabrielle. Niyakap siya nito na sobrang higpit. Gayunpaman, nariyan ang epekto ng tilamsik ng tubig mula sa hose. I love you, Gabrielle. Ibinaon niya ang kanyang baba sa dibdib ni Gabrielle at gumiti. That this could last forever. Gabrielle smiles and kisses her forehead. Are you sure? Okay ka na? Kaya mo nang pumasok? Nag-aalala pa rin si Gabrielle. Nasa sasakyan sila ngayon ni Amber at nakapark sa parking lot ng school. Amber smiles and grips Gabrielle's face. Huwag ka na pong mag-alala, okay? We need to do our responsibilities. Ikaw sa company. Ako naman dito sa school. I'm fine and I'll be fine as long as you are right by my side, okay? She gives her sweet a smile. Gabrielle smiles as he nod. Buwaba na ng sasakyan si Amber. Kumaway siya sa asawa bago siya naglakad patungo sa gusali. Pagpasok niya sa loob ng room, sinilubong siya ng mahigpit na yakap na magpinsan. Zao! Namiss kita ng sobra! Pagnawa ni Cassandra. Zao, bumalik ka na! Ikaw na ulit yung reyna dito! Sabi naman ni Carlo na may halong pagsiselos. Napangiti na lang si Amber. Kinuwento niya sa magpinsan ng mga nangyari noong nagkasakit siya. Oh my G! Paano na ang love story namin ni Fafa Gabriel? Agad na reaksyon ni Carlo. Mahinang hinampas ni Cassandra ang pinsan sa ulo. Luka-luka. Wala kayong mabubuong love story ni Gabriel, no? Wala ka namang matres. Anong feeling mo? My husband's lover lang ang peg ninyo? She turned her looks back to Amber. So ano? Are you really giving that second chance? Amber smiles. Yeah. Lahat naman ng tao kailangan ng second chance, diba? Besides, bata pa kami. We still have to face lots of problem. If this time di talaga nag-work, I'll be the one to end it up. Eh si Peter, alam na ba niya to? Sabi ni Cassandra. Umiling-iling lang si Amber. Kailangan malaman ni Peter tungkol dito. Tsaka best friend na yon. Nag-text si Amber kay Gabrielle na baka malate siya ng uwi. Magkikita kasi sila ni Peter ngayon. It bothers her mind kaya kailangan niya na makausap ito. Nagkita sila sa mall. Hi Amber, okay ka na ba? Sabi ni Peter as he sits down. They were at the fast food. Amber just nod. Yeah, Pete, I need to tell you something. Peter smirks. Come on, mamaya na natin pag-usapan yan. Namiss ko na yung best friend ko eh. Laro tayo sa time zone. Sagot ko. Di na nakatanggi pa si Amber. They play games sa time zone. Halos lahat ng laro na meron doon nilaro nila.
Napapagod sila, naglakad-lakad sila sa pathway sa labas ng mall. Mahangin dahil gabi na rin. Lalong binabagabag ang kalooban niya dahil hanggang ngayon, hindi pa niya nasasabi kay Peter ito. Magkahawa kamay silang naglalakad sa pathway. Tumingin siya sa best friend niya at ngumiti. Peter, pwede ko na bang sabihin? Tumingin si Peter sa kanya at ang nakangiting mukha na iyon, napalitan ng kalungkutan. Looks like alam na ni Peter ang sasabihin niya. But Amber still insisted to say it to him personally. Umupo sila sa isang bench doon. Huminga ng malalim si Amber bago siya magsalita. Gabrielle and I were starting to fix our marriage. She looks directly at Peter who is sitting beside her. Malayo ang tingin ni Peter. He smiles as Amber finished her talks. Yeah, I know. Sinabi na sa akin kanina ni Gabrielle bago ka pa mag-text. He looks at Amber with the same smile he always gives to her. Thanks for telling me though. Nakahinga na ng maluwag si Amber. Sumandal siya sa sandali ng inuupuan nilang bench. You know what? I am scared. Natatakot ako na baka hindi talaga mag-work itong marriage namin. She paused for a second. Tumingala siya sa kalangitan. Walang stars ngayon sa langit. But if this didn't really work out, ako na mismong tatapos ito, she said. Peter sighs deeply. He looks at her. Then, napatingin si Amber kay Peter. Nakikita niya ang kaseryosohan sa mga mata nito. Kung dumating ang oras na iyon, pwede ba nang ako naman ang bigyan mo ng chance? Anong oras na? Nag-aalala na si Gabrielle sa asawa. Maaga siyang umuwi dahil hindi rin siya makapagtrabaho dahil si Amber lang pumapasok sa isipan niya. Palakad-lakad siya sa sala habang pabalik-balik, antingin sa orasan at sa pintuan. He is waiting for his wife to come home. Natatakot siya na baka di na bumalik si Amber at tuluyan na nga siyang iwan nito. Nag-usap kasi sila ni Peter kanina about sa plano nila ni Amber that they will fix their marriage. Natatakot siya na baka kuhain ni Peter si Amber at di na to bumalik pa sa kanya. Patuloy siyang tumitingin sa oras tapat sa pinto, halos 9 na ng gabi. Nag-aalala talaga siya. Agad siyang lumabas ang pintuan nang marinig niya ang tunog ng sasakyan. He felt relieved nang makitang si Amber ang bumaba sa taxi. Napansin siya nito na makababa na ng taxi. Amber smiles at him and waved her hands. Nang makaalis na ang takapagbayad na si Amber sa cab, agad nang binuksan ni Gabrielle ang gate para salubungin ang asawa. Laking gulat ni Amber na makita ang asawa. Oh, bakit? Hindi na natapos ni Amber ang sasabihin niya. Gabrielle hugs her na makalapit to sa kanya. Gabrielle? Hindi makagalaw si Amber sa kinatatayuan niya. Napakahigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Gabrielle. Para bang napakatagal na nilang ginagitang dalawa? Ngunit napangiti si Amber nang maramdaman niya ang init na iyon mula kay Gabrielle. Napakasarap sa pakiramdam. Natakot ako. Akala ko iiwan mo na ako. I am so paranoid while waiting for you. Nababaliw na ako kakaisip ko ng ginagawa niyo ni Peter o saan kayo nagpunta. Kung ano-ano yung tumatakbo sa isipan ko. Then he chuckles. But I am so happy to see you standing in front of me, smiling. Kumalas na si Gabrielle sa pagkakayakap kay Amber. Inawakan niya magkabilang pising nito. He kisses his wife, the most sweet yet passionate kiss. He kisses his wife from its lips. Bumilis ang tibok ng puso ni Amber. Hindi siya makapagsalita. Nakatitig lang siya kay Gabrielle na nakangiting pinagmamastan din ang kanyang mukha. Buong araw, ikaw ang laman ng isip ko. I cannot live another day without you by my side. He paused. Then he kissed her forehead. Then I realized this day. I realized this day how much I love you. I love you, Amber, and that's the truth. Everybody deserves a second chance. Once you have it, never let go of the chance because that one chance is once in a lifetime that someday you might regret for taking it for granted. Ang bilis ng tibok ng puso ko nang halikan niya ako. Alam ko hindi itong unang beses na hinalikan niya ako. Hindi yon ang unang beses na hinalikan ako ni Gabrielle, pero parang first time lang. Yung labi niya na dumadampi sa labi ko, masasabi kong totoo, na ito ay totoo. Ito ang pinakamahiwagang sandali na naranasan ko at hindi ko ito makakalimutan. Lalong lumandag ang puso ko nang sabihin niyang mahal niya ako at totoo yon. Naniniwala ako sa kanya hindi lang dahil sa asawa ko siya, kundi dahil sa mahal ko siya at nararamdaman ko. Simula ng gabing yon, things had changed. Everything has changed between the two of us. Kung noon, parang wala siyang pakialam sa akin ngayon. He is much caring. We spend so much time together. We do fun stuffs together. I can say we're happily living in the same roof. Ito ay halos isang panaginip para sa akin.
Isang pangarap na akala ko'y mananatilin lamang pangarap. Yung kahit latak na pagmamahal, pilit ko pa rin hinihingi sa kanya noon. I have received so much love right now. Pakiramdam ko nga, umaapaw na ako sa sobra-sobrang kaligayahan. Today is September 7. It is Wednesday and it's my 20th birthday. Yes, it's been a year since we decided to fix our marriage. Iba't ubi yung uli ng hamon ang kinakaharap namin at masaya kaming humaharap sa mga hadlang na magkasama. Happy birthday, babe! Bulong ni Gabriel sa tenga ko. Tapos, inalikan niya ako sa cheeks ko. Tumingin ako sa kanya habang nakangiti. Nakahiga sa kama niya. Miyerkules na ng umaga at napulong na ako ng pagmamahal. Ano pa ba ang dapat kong hilingin sa aking kaarawan? Binigyan na ako ng Diyos na napakagandang regalo at nagpapasalamat ako sa kanya sa pagbibigay sa akin ng lahat at kay Gabriel ang pangalawang chance. Magandang umaga, bati niya sa akin habang hinahalikan niya ang noo ko. Niyakap ko pa siya na mas mahigpit. I buried my face on his chest. Ganito na naging setup namin for a year. We sleep together, eat together, and do things together. We are really like a married couple, enjoying life together. Ilang minuto pa ay nanatili lang kaming nakahiga sa kama. Parang pareho na kaming ayaw bumangon. Anong gusto mong gawin natin ngayong birthday mo? He asked me. Nakahiga pa rin kami at magkayakap. I am feeling relaxed and comfortable lying beside him. Kahit ano. I looked at him again. Basta't kasama kita, masaya na ako. Then I smiled at him. We decided to go outside by evening to eat dinner. Nagtataka nga ako kay Gabriel kasi pinagsuot niya ako ng formal dress. Sabi niya sa isang class A restaurant kami kakain. We have to wear formal dresses. I just wear off-white na chiffon. I updo my hair. Hindi ako marunong maglagay ng makeup kaya lipstick na lang ang nilagay ko. I was walking downstairs. Nasa baba si Gabriel waiting for me. Napadako ang mga mata ko sa kanya. Napangiti ako habang nakatingin siya sa akin. Na makababa na ako, hindi na niya ako papalapit sa kanya. Bumisi siya sa akin at namula ako. He kissed me. I love you, he said in between our kisses. Ang ganda talaga ng asawa ko. I smiled at him. Hinampas ko pa ng bahagya ang balikat niya. Bolero? I giggled. I glimpsed a peck of kiss. I love you too. Kumalas ako sa pagkakayakap niya at hinawakan ng kamay niya. Let's go? Paggaya ko pa sa kanya. Hindi sinabi sa akin ni Gabriel kung saan ba talaga kami pupunta. Whenever I ask him, he only answers with a smile. So I let him be hanggang makarating kami sa isang malaking gate na nababalutan ng mga gumagapang na halaman. The gate automatically opened for us. Ipinasok ni Gabriel ang sasakyan. We stopped in front of the fountain. May nagbukas ng pintuan para sa akin. Mukha siyang butler dahil sa suot niya. Inaalalayan niya ako sa pagbaba ng sasakyan. Nang makalapat na ang mga paa ko sa lupa, ay may musikang tumugtog mula sa violin. Then I realized na nasa aisle pala ako. Natatapakan ko ang pulang carpet na nagkalat ng mga puting rosas. Sinundan ko ng tingin ang daan ng carpet. It leads me to see Gabriel standing, holding a bouquet of red roses. Nakangiti siyang nakatayo sa harapan ng fountain, para bang slow motion ang paglalakad ko papunta kay Gabriel. I am looking straight at his eyes. My smile won't fade. Sobra-sobra na ang sayang nararamdaman ko. Ang sarap sa pakiramdam. When I am already in front of Gabriel, he hugs me so tight, so warm. He kisses me on my cheeks and gives the flowers to me. Happy birthday, Mrs. Amber Zhao Wu. I look at the flowers. It was beautiful. I return my looks at him. He was still smiling. I love you. Hindi ko alam kung iiyak ba ako mapapangiti. Gusto ko umiyak dahil sa saya na nararamdaman ko ngayon. I am so filled with love. Ang pagmamahal na natatanggap ko ngayon mula kay Gabriel. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Salamat, Gabriel. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Tuluyan ng tumulong luha mula sa mga mata ko. Thanks for making me feel how much you love me. Kumalas ako sa pagkakayakap. Hinawakan niya magkabil ang pisngi ko and wipe my tears. I smile. Don't cry. I love you. Then he kisses my forehead. Nalagay niya yung kamay ko on his arms. Shall we? Naglakad kami papasok. The place was majestic. It was like I've entered into a secret garden. Ang peaceful ng paligid. It was like I was inside a covered garden. I can see butterflies fly everywhere. Nadirinig ko rin ang pag-agos ng tubig sa isang man-made waterfall. At the center of a pavilion, mayroong isang table at dalawang upuan. May palamuti ang mesa, parang candlelight dinner. Napatingin ako kay Gabriel habang nakangiti. Ako ay lubos na masaya. Nagsisimula na kaming kumain ng hapunan. Gusto mo ba dito?
Sambit ni Gabriel. Nakangiti ako habang tumatango. I love it! Hindi ko ina-expect na ganito pala ang sorpresa mo. Tumawa kaming dalawa. Siyempre, I wanted to surprise you. I wanted to make you happy. I feel touched sa sinabi ni Gabriel. Pagkatapos namin kumain, sumayaw kami sa beat ng music. Ramdam ko ang pagmamahal kahit saan ako tumingin sa paligid. Parang kumikinang ang lahat. Pati si Gabriel kumikinang sa mga mata ko. I love you, Gabriel, sabi ko. Niyakap ko siya pero sumasayaw pa rin kami. Dahan-dahan kami nag-indayog sa tunog ng musika. Mas mahal kita, sagot niya. Mas lalo ko siyang niyakap na mahigpit. I am blessed. I am so much blessed na kasama ko siya. At hindi ako titigil sa pasasalamat sa Diyos sa pagbibigay na ang dati kong pinapangarap. Sa pagbibigay sa akin ng pagmamahal ni Gabriel. Hindi ko inaakala na magiging masaya tayo ng ganito. Ito ang lagi kong pinapangarap. Wala na tayong magagawa para baguhin ang ating nakaraan. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko at gumiti sa akin. But now this is what we've got. Inalikan niya ako sa noo ko. This day and forward will be ours. This is our start into a better future. Gumiti siya sa akin. Para baguhin ang nagawa natin mula sa nakaraan at itama ito sa mga susunod na araw. Hinalikan niya ulit ako sa labi ko. And I will love you more today than yesterday. Niyakap niya ulit ako. Nagpasalamat ako sa Diyos sa pagbibigay sa amin itong pangalawang chance. At masaya ako. Napakasaya na in love ako sa iyo. Tumagos sa puso ko lahat ng sinabi niya. Simula nang maayos namin ang marriage namin ni Gabriel, walang araw kong hindi naging masaya. I am so happy na hindi ko pinakawala ng pagkakataong ito. Now I am so happy at wala na akong mahihiling pa. Naluluha ako habang magkayakap kami ngayon ni Gabriel at nagsasayaw. Hindi mo lang alam, Gabriel, kung gaano ako kasaya ngayon sa piling mo. I love you even more each time passes by. Kung noon, mas madalas ako nagpaparamdam ng pagmamahal ko para sa kanya, ngayon he gives it back, at sobra-sobra pa, and I'll be forever grateful for it. You know what? He utters. We were still dancing. Napatingin ako kay Gabriel. I can see our future right now, he said while smiling. Napangiti rin ako sa sinabi niya. I can vision. Sabay tayong tatanda. Nakaupo tayong dalawa habang minamastan yung mga apo natin na masaya naglalaro. We were so happy and peaceful. Ang sarap sa pakiramdam ng ganun. You are the only one I can think of. Ikaw lang naiisip kong babaeng makakasama ko sa pagtanda ko. Ang saya-saya ni Gabriel habang kinikwento niya sa akin yung mga visions niya sa pagtanda namin. We have the same vision. Siya lang ang lalaking gusto kong makasama sa pagtanda. I know and I can feel how much he loves me. How much he wanted to be with me. Ganon din naman siya sa akin. We never failed na iparamdam kung gano'n namin kamahal ang isa't isa. We just keep on dancing, slowly taking steps hanggang sa nakakarinig ako ng paputok ng kung ano. Napatingin ako kung saan ang galing ang tunog. Surprise! Nakita ko mga kaibigan ko at kaibigan ni Gabriel. May hawak silang banner at nakasulat ang Happy Birthday, Amber! Napangiti ako sa surpresa nila. I did not expect na nandito sila. They were wearing party hats. Hawak naman ni Skater yung cake na may candles. They sing happy birthday as they walk towards me and Gabriel. Nang matapos ang kanta, sabay-sabay nila akong binati ng happy birthday. Blow your candle, sabi ni Cassandra. I smile as I close my eyes and make a wish. Thank you po sa lahat ng happiness at blessings na natatanggap ko ngayon. Wala na po akong mahihiling pa. Sana lang po, panghabang buhay na lamang po ang kaligayahan kong ito. Sana magkasama kaming tumanda ni Gabriel. I blow the candles at tagpalakpakan silang lahat. Happy birthday, Sal! Seriously, guys, you surprised me. Hindi ko in-expect na nandito rin kayo at kasabot kayo ni Gabriel. I said while looking at each of them. Lalo na kayo. I look at Gabriel's friends. Jack, Skater, Cindy. Busy kayo pero nag-effort kayo para lang sa akin. I looked at my own friends. Cassandra, Carlo, thank you sa lahat-lahat. You two are my best friends. I treasured both of you. Then I turned my look at the most special friend. Sa'yo, Peter. Thank you kasi parati kang nandyan sa tabi ko. Nakasuporta sa kahit anong gawin ko. You really are my best friend. I heard Gabriel clear his throat, kaya napatingin ako sa kanya. I looked at him smiling. This guy is really making me crazy. Kahit kasi hanggang ngayon na isang taon na nakakalipas, he is still jealous with Peter. More than anyone else, I thank God for giving me a guy like you. I was still looking at him. I kiss him. Naghiyawa naman sila kaya medyo nahiya ako.
Nang makauwi kami ni Gabriel ng bahay ay 11:30 na ng gabi. Nasa harap ako ngayon ng pintuan ng kwarto ko. Gabriel and I were facing each other, smiling. Hinawi niya ang buhok ko. Natatakpan ang mukha ko. He tucked it in my ears as he smiles. I love you so much, Amber. Bulong niya sa tenga ko. Parang nandalamig ang aking gulugod. Nakaramdam ako ng kaba at lamig while the kind of voice Gabriel has. Hinawakan niya magkabilang pisi ko and smiled at me. He kisses me on my forehead. Napapikit ako ng halikan niya yung noo ko. Napatingin ako kay Gabriel. He was smiling at me. I smiled at him. Then he kissed my nose, down to my chin, and then to my lips. Yung soft, passionate kiss. Ikinulong ko mga braso ko sa leeg niya. Muntik na ako masubsob, pero inalalayan niya ang likod ko gamit ang isang kamay niya, habang isa na may nakapatong sa kabilang hita ko. I love you, Amber. Patuloy niyang inuulit ang mga salitang iyon sa pagitan ng aming mga halik. Palalim ng palalim ang aming halikan. Ngayon lamang niya ako hinalikan ng ganito. Ramdam na ramdam ko ang intensity na papataas ng papataas. Ramdam ko ang excitement sa loob ko. I am enjoying this kiss. His lips that touches mine. It made me crazier. Naramdaman ko na lang binuksan na pala ni Gabriel ang pintuan ng kwarto ko. Isinandal niya ako sa pader pero hindi kami tumigil sa paghahalikan. Ramdam ko ang pag-init ng kapaligiran. Gusto kong hubarin ang damit niya. Then I realized I was unbuttoning his polo. Tinulungan niya akong tanggalin pero naghahalikan pa rin kami. Nang mahubad na niya ang kanyang polo, ay sa wakas, naramdaman ko na ang balat niya. Lalong uminit ang pisngi ko. I wanted something more. Dahan-dahan, I realized Gabriel is kissing my neck already. Gabriel? Tawag ko sa pangalan niya. Bumalik ang labi niya sa labi ko. Napapikit ako. Naglalakad kami papunta sa kama ko, tumiga kaming dalawa. He is on my top and I can still feel that sensation. Gusto ko pa talaga, but I had a second thought. Am I ready? Unti-unti namang bumababa yung halik ni Gabriel, pababa sa leeg ko. I can feel he is unzipping my dress. Few more tried to undress me, he had successfully did it. Medyo nahiya pa ako nang pinigbastan niya ako and he smiled. I am not naked but I'm only wearing my undergarments na lang. Akala ko itutuloy niya ang session namin pero nagkamali ako. Ngumiti siya sa akin at tinalikan ako sa noo. Itinaklob ni Gabriel sa katawan ko yung kumot at niyakap ako na napakahigpit. Nagulat ako sa ginawa niya. I thought tonight would be that night, but maybe I was wrong. Niyakap ko rin siya. He kissed again my forehead. I love you, Amber. I know you're not ready for it. Inigpitan niya ng lalo ang pagkakayakap sa akin. It will have to wait until the right time. Pero darating din tayo dyan. Hindi lang sa ngayon. I treasured you the most, babe. Let's just sleep. Good night. Then he gave me a peck on my lips. Medyo nakaramdam ako ng tuwa sa mga sinabi ni Gabriel. He respects me and he will wait for me for the right time. On second thought, a part of me says that I was disappointed. I am sure nobody wants more, but my mind is not mentally prepared for it. Halos isang taon na rin na magkasama kami ni Gabriel na natutulog sa isang kama. Kuminsan sa kwarto niya. Kuminsan naman. Ay sa kwarto ko. Kung saan kami dapuan ng antok, doon kami matutulog. Pero wala pa rin nangyayari sa aming dalawa. Kaya nasanay na ako nakatabi ko parati si Gabriel sa pagtulog ko. At hindi na ako natatakot. Sa dilim, dalalam kong hindi na ako nag-iisa ngayong kasama ko si Gabriel.